ng magaganda at piling-piling programa mula Diyos ang nag-iisang gawa. Sila lang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not immediately reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Pangakong mananatiling madala kahit ang puso sa takot ay bihan. Pag-iisang ako sa'yo sa iisang laban na to, sana'y matapos natin ito nang ikaw ako na. Laban ko ay laban ko, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo ay hindi sigurado ang managanan o hindi sumuko, sa patupad ng tungkol Okay, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa radyo. At kamusta po kayo at sa ating mga nasa bahay na nakikinig din po sa radyo. At yung mga nasa kakalsadahan ay binabati po namin kayo ng magandang hapon po. Araw na naman po ng ating broadcast dito sa ating programang Patrol ng Bayan. At syempre po, binabati natin at tayo ay bumabati sa ating mga tagapakinig sa parte ng North Luzon, South Luzon, at syempre dito sa Metro Manila. Gayon din po sa Central Luzon. At malakas tayo napapakinggan dyan at babanggitin lang natin. Tayo po ay malakas na napapakinggan sa parte ng buong Isabela, probinsya ng Isabela, Cordillera o Cordillera Region sa Baguio, at syempre dyan sa may Pangasinan, La Union, at gayon din sa Olongapo, Zambales, at syempre dyan sa bayan ni Sir Chavit Singson, ang dating governor ng Ilocos Sur. Napapakinggan po tayo dyan ngayon ng malakas at binabati natin yung mga taga Ilocos Norte at Ilocos Sur. Magandang araw po sa inyo. At samahan nyo po kami dito sa isang oras nating pagpuprograma dito sa ating programang Patrol ng Bayan. At hindi po ako nag-iisa. Kasama po natin ngayong araw na ito ang ating isa pang crop co-broadcaster. Walang iba kundi si Kuya Mel Jota, at inaantay natin ang presensya ni Kuya Mel Jota kung siya ay naka-ready na. At Kuya Mel, at magparamdam ka pag ready ka na. Yes, Kuya Mel. At syempre, atin ding tatalakayin dito ang mga may init na balita. Gayun din ang iba pang mga programa at plataforma ni Police General Guillermo Eliazar na ating sinusuportahan ng programa ito. At tayo po ay independyente, inuulit ko po, independyente po tayong sumusuporta sa ating kaibigan na si Police General Guillermo Eliazar na dating PNP Chief. At alam nyo naman po, tayo po ay naniniwala sa kanyang kakayahan na kaya niya nga maging isang senador ng bayan.
Alam niyo naman po, napakalinis ng pangalan ng isang General Guillermo Eliazar at napakaganda ng kanyang integridad. At kaya po, marami po itong magagawa sa Senado at para sa ating bayan. At bit-bit niya po ang kanyang pangalan at bit-bit niya rin po ang kanyang eksperyensya na nagsilbi sa Philippine National Police kung saan ay malaki ang ipinagbago ng PNP. At nakastigo ang mga pulis na tiwali. At halos lahat ng mga tamad na pulis ay kanyang dinisiplina. Gayun din at marami rin siyang accomplishment at na para ipagtanggol ang ating mga kababayan at para tayo ay umangat ang ating peace and order at mapababa ang crime rate sa Metro Manila, gayon din sa buong Pilipinas noong panahon ng kanyang panunungkulan sa pagiging PNP chief. Magandang hapon sa iyo, kasamang Mel. Nariyan ka na ba? Magandang hapon. Yes, kasamang Mel. At naka-mute yata ang iyong mic. Yes. Yes, kasamang Mel. Kasamang Mel, wala siyang mic. Kasamang Mel, pakiayos yung kayong StreamYard. Wala kang mic at hindi ka naririnig sa ere ng ating mga kababayan. Ayun, DWBL Tech, paki-assist si Kuya Mel para marinig ang kanyang boses sa radyo. At para maging maayos ang ating talakayan. Yan. Bago yan ay binabati rin natin ang ating mga tagapanood sa ating FB Live sa DWBL 1242 kHz. At yun, Kuya Mel, yan, wala pa ang iyong presensya at boses sa ating FB Live at dito sa ating programang DWBL. By the way, ito pong ating programa ngayon ano, ay StreamYard po muna ang ating ginagamit at yung ating OBS ay kasalukuyang nire-reconstruct po natin at pansamantala dito nyo muna po kami mapapanood sa ating StreamYard sa DWBL at sa FB Live ng DWBL. At upang maihatid itong ating mga balita at panukala ni General Guillermo Eliazar. At isa pa ay ito, subukan nga natin itong papasukin natin via messenger si Kuya Mel kung dito papasok siya. Tila nahihirapan siyang pumasok sa ano sa ating StreamYard kahit yung boses niya ay mapakinggan natin. Subukan natin ito ha. Susubukan natin uli kung mapapapasok natin si Kuya Mel. Ayan ha. Kuya Mel, pakisagot ang messenger. Tinatawagan kita. Subukan natin para ako yung masamahan dito sa ating balitaktakan. Sa ating programang patrol ng bayan. Yan, subukan natin. Yes, Kuya Mel. Teka, subukan natin. Mukhang wala pa siya. Subukan natin ulit ha, kung makakausap natin si Kuya Mel Hota upang masimulan natin itong magagandang talakayan at balitaan ng ating programang patrol ng bayan. Yan, okay. Yes, Kuya Mel, pakisagot ang telepono kung may monitor ka dyan. Okay. Okay, wala pa. Ah,
Okay, by the way, wala pa si Kuya Mel, siguro tatawagan na lang natin siya uli mamaya. At ito, atin muna nga ipagpatuloy itong ating mga talakayan. At sinasabi nga dito ay ito si General Eleazar ay nananawagan sa ating gobyerno na siguruhin ang patas na pag-distribute o pamamahagi ng mga vaccines para makamit natin ang target. Yun ang kanyang sinasabi. Sinabi ni former Philippine National Police o PNP Chief General Guillermo Lorenzo Eleazar ay kanyang tinatawagan itong national government para masiguro nga ang patas na pag-distribution ng mga COVID-19 vaccines at kahit na yung mga booster shots sa buong bansa. At sinabi rin ni Senatorial Bet from Partido Reforma o ni Senator Eleazar ng Partido Reforma at ginawa niya ang apila ay matapos nga makatanggap ng mga report sa mga nailathala. At sinasabi nga meron nga supposedly inequitable distribution of COVID-19 vaccine across the regions. It noted the most supplies are being allocated in Luzon. Ayan, subukan natin. Ayun, ang si Kuya Mel. Ay, Kuya Mel, magandang hapon sa'yo, Kuya Mel. Yes, Kuya Mel. Okay, bumati ka muna sa ating mga kababayan bago tayo tumungo sa ating balitaan. Naririnig mo ba ako, Kuya Mel? Kuya Mel, yes. Bumati ka muna, Kuya Mel. Oo, at alam mo, ako yung humingi muna ng pag-alab sa ating mga tagapakinig sapagkat medyo nalate tayo, no, Kuya Koy, dahil tayo po'y galing pa sa isang hearing mula po sa Makati, no po. Kaya ako po'y humingi ng pasensya. Oo, at medyo mahina ang iyong dating sa aking mikropono. Sana po ng ating medyo mahina ang audio. Senator Guillermo Eleazar. Ayan, oo. Pakilakas ang audio. Mahina ba ang dating ko, Kuya Koy? Pakilakas ang audio mo. Mahina ang audio. Mahina. Okay na, Kuya Koy. Okay, at sino ba nawala sa amin ni Kuya Koy? Hindi ko masyado ma-monitor, ha? Ako po yun. Humingi ng pasensya, ulitin ko po. At si Kuya Koy Laura ay babalik. Hindi ko lang... ako po humingi ng paumanin, no? Unang-una po, sa lahat po ng mga nanonood at mga nakikinig po sa atin. At abang inaayos lamang po ng aming technical side dito po sa may studio. At... ganon din po kay Kuya Koy na po, kung di po ako nagkakamali. Naka-live po tayo via YouTube sa live streaming po ng DWBL 1242 kHz sa talapitan po ng inyong mga radyo. Siyempre, kasama po yan sa may KBP. No? Ang himpilan po ng DWBL ay kasabi po ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kuya Koy. Si Kuya Koy ata yung nawala sa amin sa ngayon. Medyo ako po ata yung naka-live ngayon. Ano po? Mula po dito sa impilang po ng DWBL. Well, yun na kanina po ay babalikan ko lamang yung kanyang tinatalakay sapagkat dun sa mga binabanggit po ni Senator Guillermo Eleazar sa kanyang mga gustong sabihin, ano po, lalong-lalo na po dyan sa may, dyan na pala, Kuya Koy. Yes, kasamang Mel, medyo mahina lang ang dating mo sa akin. Medyo hindi kita marinig maigi. Ako ba malakas ako dyan sa'yo? Malakas naman ako naririnig dyan? Malakas naman yung boses mo, Kuya Koy, rinig na rinig naman.
Oo, pero dito sa akin eh medyo mahina ang dating mo. Okay, sige, bago, by the way, sige, magpatuloy tayo sa iyong topic, Kuya Mel. Yun na nga, Kuya Koy, kanina, no, ako yung mihinang paumanin, ulitin ko, medyo na-late ako. At nagkaroon lamang ng konting problema, no, sa ating pag-live streaming sa DWBL na po. At first time po namin nga nag-join po ni Kuya Koy ng via StreamYard na po. Kaya medyo nagkaroon lang ng konting problema sa technical na po. Yes, okay. Kuya Mel. Kuya Koy. Sige lang, tuloy mo lang Kuya Mel habang ina-adjust ko tong aking monitor. Oo, pero naririnig mo naman ako kahit papaano. Oo. Dito kasi medyo susubukan ko dito sa isa, sige. Ayan, talaga napakahirap simula nung masira yung ating OBS na ating nare-reconstruct, Kuya Mel, kaya dito muna tayo magkakarinigan. Anyway, naka-live naman po tayo sa MPL lang po ng DWBL 1242 kHz po. Alas 3 po yan hanggang alas 4 po ng hapon. Siyempre, at kami po ang inyong makakasama na sa ngalan pa rin po ng aspirant senator Guillermo Elizar, no po. Yung kanyang mga layunin at hangarin po para po sa ating bansa ay talagang napakaganda naman po. Kung inyong titingnan, hindi na po kailangan ng plataforma, no? Opo, ayan. Talagang subok na, hindi ba, Kuya Koy? Yes, oo. Tama ka doon, Kuya Mel. At ang, bali ngayon ko lang nakuha yung iyong boses. Yan yun, narinig na ako. Oo. Ayan, oo, Kuya Mel. Sige, oh, tuloy mo lang, Kuya Mel. Okay, at yun na nga, Kuya Koy. At balikan po natin, no, yung mga layunin at hangarin po ng isang tumatakbong senador. Alam po ninyo, napakarami ng problema talaga ng bansa natin. No, mukhang kailangan lamang talaga ng isang Guillermo Elizar para lamang po sa pagpapatuloy ng mga nasimulan po nung ilang mga senador naman na meron naman talagang nagawa, no. Hindi naman natin nila lahat eh pakuya-kuya-kuya lamang sa may Senate, Kuya Koy. Tama. Meron din naman talagang mga gumagawa namang senador. Kagaya nga nung isang nakita ko sa may Facebook na pinost mo na kilalanin natin kung sino yung mga dapat pa nating ihalal bilang isang sa mga tagapaggawa ng ating batas, no po, ng ating sadyang batas. So yung mga ordinansang pwede pang may dagdag, no, para sa ikagaganda po ng ating bansa. No, tama ka ron, Kuya Mel. No, alam po ninyo, isa sa mga talagang gustong tutukan din po niyan, eh, kundi ako nagkakamali, ni General Elizar. Yung mga estudyante natin na nangangailangan po ng tulong pinansyal. Diba, Kuya Koy, meron siyang isang gustong, hindi ko lamang ma-recall, wala lang ako hawak na magic eh, Kuya Koy, para magic. Ito, yung mga estudyante na gustong matulungan. Meron siyang panukala na gustong gawin kung sakasakaling siya po iaupo at yan ang uunahin niya, Kuya Koy. Alam mo, meron mga nagbibigay na ng mga financial assistance doon sa ating mga lokal na pamahalaan, Kuya Koy, pero medyo kinukulang, no po, pagdating sa mga, alam mo naman, meron tayong sinasabing libre ang eskwelahan po sa atin, pero ang totoo po niya, talaga meron pa rin naman talagang binabayaran. So, yun lang pamasahin yan, medyo mabigat. So, yung panukala niya, o yung gusto niyang gawin na pagkalooban ng 1,000 yung ating mga kolehiyo, di ba, para yung mga college student na allowance man lamang dagdag, 'di ba? Tulong pinansyal. Eh hindi lamang po ito isang bayan kasi kahit kung bakit ganun lang yung halaga, Kuya Koy. Diba? Tama. Dahil yung ang sakop po ng isang senador eh buong Pilipinas po 'yan, hindi po katulad ng isang lokal na pamahalaan na hanggang 500 lamang yung binibigay na financial assistance para doon sa ating mga estudyante. So, magandang hangarin, no po, kung talagang
bibigyan po natin ng pagkakataon yung ating aspirant senator. Yes, oo. Tama ka ron, Kuya Mel. Maliban dyan, Kuya Mel, ito, paliliwanag natin. Sinasabi nga ni General Eliazar, kaya pinupuri niya yung GSIS. Matapos nga magbigay ng educational aid o tulong sa mga college students, at siya nga ay nanawagan pa ng expansion para sa nasabing coverage, kasamang Mel. Ibig sabihin, dagdagan, alam ko, yan din talaga ang gusto. Isa sa mga gusto niyang tulungan talaga yung mga estudyante, lalo na yung talagang nagpupursige, no, sa pag-aaral. Kasi marami tayong mga working student na talaga namang kinakapos. Pagdating, alam mo, si Aman, isa rin sa mga estudyante yan, nakasama po natin dito yan sa studio, na minsan nakakatanggap din naman ng mga financial support pagdating po sa mga lokal na pamahalaan. Pero kinakapos pa rin, no? Marami, lalo na po sa taas ng matrikula na talagang binabayaran po sa mga eskwelahan, talagang kakapusin po. Ultimo, magkano lang ba yung minimum wage ng isang empleyado, Kuya Koy? Kung talagang titignan mo, hindi ba? Ang anak mo ay 3, 5, ako po, mukhang yung isang araw mo kulang, hindi ba? Sigurado yun. Ang dapat gawin talaga, supportahan po ng gobyerno. Number one po yan. Kaya yung gustong mangyari po at yung pagpuri po ni Senator Aspirant Guillermo Yasar sa ating GSIS, na dapat nga palawi. Hindi lamang po yun, ano? Dapat talaga magkaroon ng sarili. Diba? Ang sarili, yung sa national na galing, hindi lamang po sa may lokal. Tama ka doon, ha? At sinasabi nga ni General Eliazar, ito, paliliwanag natin. The former PNP chief, General Guillermo Eliazar, praised the initiative of the Government Service Insurance System, o GSIS, to distribute the 100 million worth of educational subsidy to select the college students who are relatives of GSIS members. At sa ilalim anya ng GSIS Educational Subsidy Program o GESEP ay aabot ng 10,000 college student na mga kamag-anakan ng GSIS members ang nakatanggap na ng 10,000 piso bawat isa. At bawat isa rito ay they can use for their educational expenses, o maari nilang gamitin sa pag-aaral yung 10,000 piso nga kanilang natanggap. At anya, napakagandang programa ito ng GSIS para matulungan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral, lalo pa at may kinakaharap tayong pandemya. At dagdag pa niya, malaking bagay ito para makabili sila ng mga gadgets na kailangan sa eskwela, o kaya naman ay pang internet ngayong naka-online class pa ang karamihan. Kuya Mel, di ba? Tama ito ng kanyang tinuran. Alam mo naman talaga, number one na problema yan. Nung nagkaroon ng pandemya, di ba, nagkaroon ng online class. Yung ilang mga magulang, nataranta. Dahil yung kanilang mga anak, kung anak mo nga naman 5, kailangan mong bilan ng 5 gadgets yan. Hindi ba? Tapos bibigyan mo pa ng kanya-kanyang load yan. Or kung ano man, mag-a-apply ka ng isang internet connection na pwedeng masustinahan yung 5 anak mo. Di ba? Napakahirap . Kaya tama lamang po na dapat hindi lamang po sa may mga miyembro po ng GSIS na magulang o na mga kapatid nila na miyembro dyan ang nabibigyan po ng ganyang tulong. Dapat yan po ay para sa lahat, no? Yan ang dapat unahin ng gobyerno po natin, dahil marami rin naman pong nagtatrabaho sa privado na hindi po nagbibenepisyo sa may GSIS na nangangailangan ng tulong. Alam mo naman,
si Aspira Senator, alam mo, yan ang number one na gusto niyang tulungan talaga. Yung mga estudyante. Dahil yan ang mga susunod na maaring maging senador, di ba? Maaring maging mayor at leader ng bagong henerasyon ng ating bansa. Correct. Yun, yun, isa pa nga sinabi niya rito, Kuya Mel, napakaganda ng programang ito ng GSIS. At sinasabi nga dito, ang program... Nawala yung sounds mo, Kuya Koy? Yes, ito. Yan. Sinasabi nga dito ni General Eleazar, napakagandang programa ito ng GSIS para matulungan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Lalo pa at may kinakaharap tayong pandemya at malaking bagay ito na upang para makabili sila ng mga gadgets o yung gamit nila sa pang-internet ngayong ang naka-online class tayo. At magandang ideya rin ito kung maisasama nyo ang mga mag-aaral galing sa high school at elementary, dahil marami sa kanila ay hirap din sa buhay pero nagtsatsagang mag-aral para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ayun ang kanyang statement at mensahe dito sa GSIS. Sa tingin ko talagang kapag si Aspirant Senator ay naupo, uunahin niya yan na magkaroon ng ganyang klase o mas palawakin pa, no? Palawakin pa yung programang yan ng GSIS, syempre sa tulong na rin ng ilang mga ipapasa nilang batas, di ba? Para mas makatulong pa, makadagdag pa ng pondo, kasi napakalaki naman talaga ng pondo ng edukasyon natin. Oo, isa sa malaking budget allocated yan sa bansa, yung education. Hindi ako nagkakamali. Oo. Una yan no? Sa pinakamalaki o pangalawa, Kuya Koy? Parang pangalawa o pangatlo itong prioridad ng ating gobyerno, itong education. At isa pa, sinabi rin ni General Eleazar, Kuya Mel, ito napakagandang mensahe. Dapat mapakinggan ito ng ating mga kababayan. At nais din anya niyang nating magbigay o niya. At may kagustuhan din niyang magbigay ng 1,000 monthly allowance sa mga qualified college students at 500 monthly allowance naman sa senior high student para masustentuhan ang kanilang pag-aaral sa ganitong paraan. Wala nang batang hindi makakatapos dahil lang wala silang pangtustos sa kanilang pag-iiskwela. Dagdag pa niya, ito ay mangyayari kapag siya ay naging senador na. Mm-hmm. Kuya Mel. Magkakaroon ng financial assistance, hindi ba? Hindi lamang po sa may lokal, maging sa may national na kauna-unahan ito, Kuya Koy. Baka copyin pa nga ng ilang mga senador ito. Alam mo, yung in fairness naman sa ilang mga senador, Kuya Koy, meron naman talaga silang mga tinatawag na, anong tawag doon? Yung mga estudyanteng inaalagaan din, di ba? Lalo na po yung mga kamag-anak o kaibigan ng kamag-anak nila o kamag-anak naman ng kaibigan nila. Di ba? Mga tinutulungan nila yan eh. Ito, pangkalahatan po, walang pipiliin. No? Kung kauna-unahan ito, kung mangyayari po. Yes, oo. Tama ka doon, Kuya Mel. At itong pangunahing mga mungkahi at nais ni Senatorial Aspirant General Guillermo Eleazar ay dapat ito ay masusugan o matulungan din ng ating mga kababayan na itong si General Guillermo Eleazar ay maihatid natin sa Senado upang itong mga ganitong batas na kapakipakinabang sa ating mga kababayan ay talagang maramdaman ng ating mga kababayan na rin at mga estudyante. Di ba? Tama po ba, no, Kuya Mel? Oo. Naramdaman na, Kuya Koy, pero mararamdaman pa lalo. Yun. Naramdaman na yung tulong, mas mararamdaman pa. Pero, Kuya Koy, maputol kita. Gusto ko naman batiin at ako hihingi ng pasensya doon sa ilang mga nanonood po sa atin. Si Jane Lacorte po na Quezon City. Good afternoon. Lola kasi partner, medyo
binoosteran, hindi ko na natin, kaya ako po yung humingi ng pasensya. Naka-monitor po sila, no? Pati si Eric, si Kuya Ike. Kuya Koy, naka-monitor po sa atin. Ah, okay, si Kuya Ike, Eric Ike Enriquez, mm-hmm. ang editor po sa Pilipinas Star. Oh, magandang hapon, paring Ike. Kuya Ike. Ayun, ayan. At balikan natin si ano si mga gustong mangyari ni Aspirant Senator Guillermo Ilizar. Alam mo, isa lamang yan eh, Kuya Koy, no? Sa mga gusto niya, no? Mga layunin at hangarin niya, kung sakasakaling siya po ay maupo. Ako tingin ko number one po talaga sa kanya yan, yung mga estudyante natin. Kasi alam mo, yan ang matagal na sinasabi nila na ang mga kabataan, yan ang mga ay pag-asa ng bayan. Ng bayan. Lalo na kung may pinag-aralan. Correct. Di ba? Si Kuya Guillermo Yasar naman, in fairness, no? Talagang dumanas ng ganyan yan, Kuya Koy. Diba? Kung di ako nagkakamali, naging breadwinner din eh, base no sa mga na naririnig ko sa mga Marites. Eh. Diba? Naging breadwinner din, kung di ako nagkakamali, no? Si Aspirant Senator Guillermo Ilizar, dahil nga nagtrabaho din siya, dinaanan niya ang pagiging estudyante, at pinilit na magsumikap makatapos, makatulong hindi lamang po sa pamilya, maging sa mga kababayan natin. Ayun, oo. At produkto rin ng scholarship si General Guillermo Ilizar, dahil sa kanyang pagiging kadete ng Philippine Military Academy, Kuya Mel. No, yun na nga eh, Kuya Koy. Alam mo, kaya natutuwa siya na number one, nabigay niya ng financial assistance siguro yung ilang mga talagang nangangailangan at yung mga nagpupursige makatapos ng pag-aaral para may ahon, no, sa kahirapan yung ilang mga kababayan niya. O, maraming nagpapa-shoutout sa atin, Kuya Koy. Sige, batiin mo, Kuya Mel. Sa impila po ng DWBL na po, para po sa kabatiran po ng mga nanonood po sa atin at mga nakikinig po sa atin. Worldwide po kami ni Kuya Koy, no, na napapakinggan at napapanood. Si Kuya Carlo Pancho Martin Alfonso, nagpapa-shoutout po. Ayun. Si Daga Rodrigo, nanonood po sa atin. Ayun, magandang hapon. Yes. Kuya Mel, at talakayin din natin itong ilan pang panukala at mungkahi ni General Ilizar. Ito, naputol ako kanina dito nung ikay pumasok, kaya medyo naiba yung ating topic kanina. Ipagpatuloy lang natin uli para mabigyan ng liwanag. Medyo talaga na-delay tayo ng konti. Oo nga. Kaya bigyan natin ng paliwanag ito at klaruhin natin sa ating mga kababayan at tagapakinig itong ating panukala ni General Guillermo Ilizar na ating tatalakayin. Sabi niya rito, Ilizar urged to the government to ensure equal distributions of vaccines to meet our target. Ang ibig pala niyang sabihin dito, Kuya Mel, kaya siya'y nananawagan sa ating gobyerno na siguruhin ang patas o pantay na pag-distribution o pagbibigay ng mga vaccine sa bawat lugar sa ating bansa para naman na makamtan natin o makamit na natin yung ating tinatawag na target o herd immunity. Di ba, Kuya Mel? Para maging back to new normal na tayo. Ayun. Hindi, kasi Kuya Koy, sa totoo lamang, minsan naging issue yan eh, di ba? Na yung distribution ng ilang mga vaccine na dumarating, nagiging priority yung mas maraming bilang, gaya po ng National Capital Region. Di ba? Yung ilang mga nasa probinsya, medyo nagkaroon ng delay ng pagpapadala ng mga bakuna. Kaya yung ilan naman po na umuwi, nagkakaroon ng hawaan. Eh, kung equal nga naman yung distribution yan, at pantay-pantay pong binibigyan, sinusuplayan, sa tingin ko hindi na po magkakaroon pa ng tumataas ang bilang sa kaliwa, tumataas ang bilang sa kanan, hindi ba? Alam mo, maganda po yun. Yun nga ang kailangan eh. Dapat, kung si Aspirant Senator ay nakaupo na, siguro nabigyan niya ng payo yung ilang mga nanunungkulan po sa atin na gawin, no? Gawin na yan. Dapat nung una pa eh. Di ba? Na yung simula pa lang sa first dose, talagang pinakalat na kagad yan ng pantay-pantay yung pagbibigay ng bakuna sa lahat. Hindi yung meron ng lugar. Di ba kasi, minsan,
Napapansin naman siguro natin yan kapag medyo malakas ka sa administrasyon, eh medyo marami yung bakuna. Marami. Ayun. Marami ang bagsak. Marami ang supply sa iyo ng bakuna. Correct. Pagka medyo mahina-hina ka ng konti, eh medyo kalahati lang. Kalahati lang. Konti-konti lang. Kaya dapat talaga mabigyan tayo ng isang siga, no? Sa may Senado. Yung tipong ating boses. Alam mo, malaking bagay yung meron kang kakampi sa mga paggawa ng batas, eh. Kasi nagkakaroon ka ng lakas din ng loob na sabihin, di ba? Lalo na kay Senator Guillermo Lazar, na kayang-kayang lapitan. I-text mo nga lang yung mama, sumasagot, eh. Di ba? Tama. Kahit madaling araw. Kahit madaling oras ng gabi. Di ba? Sabihin ko, Kuya Koy, kahit na ano, magkaroon ka ng idea, bato mo sa kanya, magkakaroon ka ng boses sa Senado. Ibig sabihin, ayun, kung meron kayong mali na nakikita sa mga ginagawa o hinihimay na batas ng ating mga magbabatas, eh pwedeng harangin ng isang siga. No, siga yun. To, pagdating sa ano, Kuya Koy, sa tama. No, hindi to siga. Oo. Yung barubatong nakikita ninyo sa labas o yung sigang Mang Tomas. Oo, yun nga nga sinasabi nga siga, na si General Eliazar, meron yung kahulugan, yung siga, Kuya Mel. Yung SIOC, sipag. Yun ay nasa kanyang katauhan talaga yung pagiging masipag, eh, sa pagtatrabaho. Naalala mo yung isang in-interview nga na isa nating ordinaryong kababayan na isang bumabiyay ng tricycle, eh siya ay tagahanga rin nitong ating si General Guillermo Eliazar. Sabi niya nga, eh, talagang napakasipag nito dahil yung itutulog na lang sa gabi ni General Eliazar ay ginagawa pa nitong araw para magtrabaho, mag-ikot sa mga presinto at masiguro lamang na nagtatrabaho yung mga pulis, mga kapulisan at para sa kaligtasan at kapayapaan ng ating mga kababayan, lalo na kapag gabi. Mm-hmm. Di ba, Kuya Mel? Totoo yun, Kuya Koy. Kaya nga medyo yung ating kapulisan nun, di ba sabi sa'yo, yung checkpoint nun, pag nakita mo, wala kang makikita pa kuya-kuya-kuya, eh. Talaga nagugulat sila kasi baka mamaya, biglang dumating si PNP chief, di ba, nakita ng, eh, kung ako nga, eh, madaling araw, gising pa, nag-iikot, para lang sa mga sabayan natin, eh. Kayo ba, di ba? Eh, yun ang ano, eh. Kung ang isang leader, Kuya Koy, ganyan ang mentalidad, eh, yung mindset. Tingin ko magiging maayos. Di ba? Hindi katulad ng ilang mga naging, huwag na mga kasasama ng loob nga ng iba, no? Na napupuna po natin. Eh, hindi naman natin mayahalin tulad kung hindi po nangyayari, hindi ba? Oo, kung hindi natin naramdaman at naranasan. Hmm. Eh, kung tutusin, sa kanya lang naman talaga pumutok yung ganun, eh. Di ba? After ilang taon, siguro merong gumawa rin niya, kung di ako nagkakamali. 3 years ago. Parang si General Oscar Albayalde. Ginawa rin yan. Biglang sumisipot sa, yung pagbabantay sa may opisina, sa gabi. Di ba? Nag-random visit sa lahat. Oo. At isa pa, Kuya Mel, yung ga o ng siga ay galing. Eh, totoo namang magaling itong si General Eliazar, yes, sa kanyang mga trabaho at mga ginawang serbisyo sa bayan. At isa sa mga accomplishment nito yung pagiging happy niya ng anti-kidnapping group nung kanyang kapanahunan. Ay meron siyang nailigtas na isang Chinese boy, anak ng mga Pilipino-Chinese ito, na kanilang nailigtas. At sa pasalamat nung magulang, nung mga magulang nung batang Chinese na kanilang nailigtas, ay binibigyan nila ng reward o pabuya si General Eliazar sa kanyang nagawang pagliligtas doon sa isang batang Chinese. So balit alam mo nga nakakabilib na ginawa ni General Eliazar, Kuya Mel, eh hindi tinanggap yung pabuyang ibinibigay nung mga magulang nitong kanyang nailigtas na batang Chinese. Katwiran ni General Eliazar, trabaho lang, nagtrabaho, yes, lang po kami. At yun po ay aming kailangan gawin bilang alagad ng batas. Yun ang mga sumusunod sa kanila, mga sinumpaan tungkulin, Kuya Koy, di ba? Eh kung iba-iba lang yan, akin. Oo. Di ba? Kung ibang pulis lang yan, baka naibulsan. Baka nagkabungulan pa nga, eh.
Ha? Baka nagkabukulan pa nga kung ibang pulis yun yung binibigyan. Di ba? Alam po ninyo kapag ang tao talaga may prinsipyo, di ba? Oo. Eh, talagang hindi mo kaya nga niyan. Yung tawag oo ng tungkulin niya gagampanan niya yan. Oo. Saka hindi makakarating sa pagiging PNP chief si General Eliazar kung hindi siya magaling na opisyal ng pulis at may puso para sa kanyang mga tauhan, may puso para sa bayan, Kuya Mel. Balikan natin itong ating panukala mungkahi ni General Eliazar. At sinasabi nga dito ni Senatorial Vet General Guillermo Eliazar ng Partido Reforma ay ginawa niya ang apilang ito matapos nga na makatanggap ng mga report na nailathala at sinasabi nga merong mga supposedly na unequitable distribution ng mga COVID-19 vaccine sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. At it noted the most of the supply are being allocated in Luzon. Ano ang paliwanag mo ron? Kuya Mel, ano ang mong opinion? Ito lang yung sinasabi natin. Oo. Dapat naman talaga maging patas sa pagbibigay ng pagdidistribute ng mga bakuna. Huwag naman nating daanin sa... Kasi alam mo, Kuya Koy, mission talaga, napakaganda. Kung ako tatanong yung napakaganda po ng politika sa atin. Ang problema na sa atin, ang mga politiko. Pagka namumulitika na sila, yun ang problema. Ayun, diba? Nadadamay yung kaligtasan ilan, ng ilan nating mga kababayan. Kapag ang ilang politiko, namumulitika. Namumulitika na, di ba? Ayun. Kaya nga meron... Kaya nga, diba, yung sinasabi ko nga nung una pa lang, Kuya Koy, si Senator Aspirant, Guillermo Eliazar, subok na natin, di ba? Sapagka sa servisyo publiko, hindi servisyo politiko na tinatawag. Ayun. Kasi tama. Yan talaga, nagtrabaho bilang isang tungkulin niya, di ba? Ginampanan niya at talagang nasa puso't isipan niya yan na ako'y tutulong para sa aking bansa. Ganun yan eh. Ayun. Kuya ko eh, hindi katulad nung ako'y tutulong para merong balik. Ayun, iba yung politician talaga, kuya ko eh. Yes, sinabi nga ni General Eliazar, quote, ako ay umaapila, siya umaapila sa ating gobyerno na siguraduhin ang patas na distribusyon ng COVID-19 vaccines sa bansa upang hindi naman mapag-iwanan itong bayan o ibang mga bayan at mga probinsya, lalo na yung mga liblib tulad ng sa Visayas at Mindanao. At mahihirapan ang bansa na ma-meet ang target nitong bilang na nabakunahan kung hindi magiging patas ang alokasyon ng bakuna. Isa pa, kalat din sa ibang probinsya ang coronavirus o yung pandemic na ating dinaranas. At marami ring naitatalang kaso ng COVID-19 sa ibang lugar, kaya dapat rin itong pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Yes, Kuya Mel. Yan na nga yung sinasabi ko, Kuya Koy, hindi ba? Alam mo ninyo talaga pagka merong puso yung mama, no? yung taong gustong mag-servisyo sa atin, alam niya kung ano yung pangangailangan po ng bawat probinsya, di ba? Bawat bayan at bawat barangay. Kasi totoo naman yan, Kuya Koy, di ba? Sabi sa'yo, napag-isipan na nung mga nakaraang taon yan na sinasabi na bakit dyan lamang nag-concentrate sa may NCR. Diba? Eh kami rin naman na, apektado rin naman kami ng pandemya. Eh di lalo na po yung mga nasa bundok. Diba? Yung mga... Tama, mga nasa liblib. Yung inaakyat pa, nilalakad pa ng ilang oras. Tawid ilog, akyat bundok ng mga lugar. Diba? Hindi mas lalo na yun. Siguro baka hindi pa nga nababakunahan yung mga yan. Eh kapag kami bumisita dyan, Kuya Koy, na maaaring carrier na ng... kinatatakutan natin nitong COVID o Omicron na to, mahahawa din. Hindi ganun din. Lalaki rin ang bilang doon. Hindi talaga matatapos. Diba? Kaya tama dapat ka pag-resolve sa may problemang ito talaga dapat pantay-pantay. Dapat tumuna pa. Ewan ko ba bakit hindi nila kinuwang consultant si si aspirant senator para nang sa ganun eh. Natapos na yan eh. Diba? Kung yan ang nilagay siguro sa isa sa mga inter-agency task force na
na nagpapatupad doon, lalo na sa mga distribution ng vaccine, siguro medyo nabawas-bawasan na tayo. Baka ngayon, nasa alert level 1 na tayo, Kuya Koy. Tama ka ron, Kuya Men. At isa pa, na-experience din ni General Eliazar yung pakikisalamuha sa ating mga kababayan at pagtatrabaho ng mahusay noong panahon niya sa PNP bilang task force commander ng ASCO TF, yung anti COVID task force, di ba? Kuya Mel. At siya yung naging hepe niyan. Tama. Yon, Kuya Mel. Bago yan, mga video muna at mga audio pala ng pagpapakilala pa rin. Kaya General Guillermo Eliazar ang ating ipaparinig sa ating mga kababayan. Okay. He walks the talk. Lagi leadership by example. Born to lead. Ganyan ang pagkakakilala kay General Eliazar maging ng kanyang mga kababata. Noon pa man, dutang na ang kanyang galing sa pamumuno. Most of our school mates, mga anak ng farmers, musician men. So, parang ang feeling na hindi sila makarelate kay Giro. Siya na great siya. Oh, dumiskarte siya na different ito mga ito. Kasi hindi lang din ako talaga kaila. Team player siya. Hindi kanya ni iwan. Kakalad ka rin kapataas. Saksi si Rowena Murillo San Pedro sa maagang pagpapamalas ng tapang at diskarte ni General Eliazar para itama ang mali at isulong ang kabutihan para sa nakararami. Sabi ko nga ganyan sa kanya, siguro nananalite tayo sa ugat nito is correction fluid in this na dubo. Kasi siya, tipong yung kailangan ma-correct. Pag may nakita siya mali, kailangan niya itama. Si Gaylor siya tipong may sinimulan ako kailangan tapusin ko eh. At ito na nga ang aniyay perfect timing para ituloy ni General Eliazar ang kanyang paglilingkod sa Senado. Dahil maliban sa buhay na buhay at kanyang koneksyon sa basa at sa lahat ng level sa lipunan, ang kanyang hangaring maglingkod ay mahirap pantayan. Punti mo nga yung mga bagong mga kabataan ngayon, mga bagong daayon sa tagkawayan, nasa kalaring pride. Bayan natin ito eh. So, bakit hindi ito ang ating bigyan ng alayan ng ating kakayahan, ng ating talent? I think yun din ang nasa puso niya ni General Eliazar. General Guillermo Eliazar, nasa puso ang bayan, handang lumaban para sa mamamayan. Laban nyo, laban ko! He walks the talk. Laging leadership by example. Pag may nakita siya mali, kailangan niya itama. Nandun yung passion. It's burning sa kanyang kalooban. Marami siyang gustong pagbabago. Pag nakikita niya yung sa ibang sectors din ng bansa, nandun yung passion niya na kailangan kong gumawa. Kailangan kong mag-contribute ng kakayahan. Bayan natin ito eh. So, bakit hindi ito ang ating alaya ng ating kakayahan? Yun ang nasa puso ni General Eliazar. Tumabi ka na, ang tunay na siga ay narito na. Sipag at galing. Sipag at galing. Ilalaban kayo ng siga ng senado. Okay, nagbabalik tayo sa ating programang Patrol ng Bayan. Yes, Kuya Mel.
Okay, balik tayo, Kuya Koy. Ilang minuto okay. na lamang ba? Bago tayo tuloy ang magpaalam, Kuya Koy. We have a... 15 minutes to go. Bago tayo magpaalam, mahaba-haba pa ito, Kuya Mel, at meron pa tayong mga ibang maaaring talakayin. Mm-hmm. At siyempre, yes. patuloy pa rin sila nakikinig dito sa MPLAM po ng DWBL. Hindi ba, Kuya Koy? 1242 kHz. Napapakita yes, po kami at napapanood via live streaming sa kanilang YouTube channel. Ganon din po sa may Facebook account po ni Kuya Koy, yung kanyang patrol ng bayan. Kuya Mel. Sa ngayon, wala tayo ngayon sa patrol ng bayan at habang inaayos natin itong ating OBS at pag i-improve pa uli natin itong OBS natin, pansamantala, dito muna tayo sa okay. StreamYard ng ating DWBL 1242 kHz. By the way, Kuya Mel, batiin ko lang muna sila Ma'am Tess at si Ma'am Maan at si Ma'am Gina Salazar na ating mga kaibigan din at mga sumusuporta kaya General Guillermo Eliazar, especially patingin ko na rin si Father Richard Eliazar at si Ma'am Rosalie Eliazar. Mm-hmm. Yes, maganda po sa inyo lahat. Oo. Yes, meron din tayo isang breaking news galing kay Kuya Ike. Kuya Koy, nakalagay dito, COMELEC, Second Division, dismiss, disqualification petition against BBM ongoing press conference in progress. Sa ngayon ay may nagaganap na press conference sa COMELEC ba? Tama ba, Kuya Mel? Sa COMELEC Second Division. So aabangan natin 'yan, ano? Yung resulta ng press conference na 'yan at kung anong mapag-uusapan, especially doon sa kaso ni presidential aspirant former senator Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Yes, oo, Kuya Mel. Okay, at balikan natin yung mga gustong gawin pa ng ating aspirant senator Guillermo Eliazar, Kuya Koy. Yes, oo, Kuya Mel. At isa nga dito ang mga panukala ni General Eliazar ay ang habulin itong mga smugglers, Kuya Mel. Ito sinabi ni former PNP Chief General Guillermo Lorenzo Eliazar ay suportado niya ang paglaban sa lahat ng klase ng smuggling sa bansa. Kasama na nga yung smuggling ng mga sigarilyo kung saan nga ay nagiging lugi ang national government dito at halos nga 3 bilyong piso ng excise tax nung nakaraang 3 taon ang nalugi sa ating bansa, Kuya Mel. At sinabi nga ni General Eliazar na itong mga cigarette smugglers hindi lang ito pinapatay yung mga mahiling manigarilyo bagkos ito ay apektado rin ng mga modus operandi nitong mga smugglers na ito ng sigarilyo ang local tobacco industry ng ating bansa. Kuya tama Mel. Tama naman yan, Kuya Koy. Tama naman yun. Alam mo, sabi sinabi mo nga habulin yung mga smuggler, malamang marami na laglag sa silya ngayon. Oo, malamang. Yung mga nakikinig sa atin, ha? Oo, pwede dyan, sa marami mga... na laglag sa kanilang inaupuan sa ngayon, Kuya Koy. Oo. Dahil alam naman ninyo, medyo stricto po pagdating sa pagpapatubad at may kinalaman po sa pagsasabotahe po ng ilang mga lokal na ano natin, produkto natin. Talagang si Senator Aspirant Guillermo Eliazar, talagang yan ang ayaw niyan, hindi ba? Kahit naman nung siya ako po bilang isang PNP chief, Kuya Koy, chief. Merong mga hulihan na nangyayari pagdating sa mga yung mga ultimo nga yung pamimiki lamang ng produkto, hindi ba? Talagang inaaksyon na niyan. Lalo na yung mga smuggler na yan, ako po, medyo mag-ingat-ingat na kayo. Ayun, oo, tama. Malapit na, no? Hindi naman sa ating tinatakot, pero Kuya Koy, napakaganda po niya kasi yung tax na dapat na napupunta at napapakinabangan po natin lahat, nawawala po, napapakinabangan lang ng ilang mga smuggler. Kaya ganyan po yan. Tama ka ron, Kuya Mel. Iilang individual at bulsa lamang
nakikinabang dyan sa smuggling na yan. At lugi sa buwis ang ating gobyerno, Kuya Mel. Eh isipin mo yung ilang magkano yung nalugi natin na nakaraan dahil lamang dyan sa may pagpapasok ng mga ilang mga smuggler natin. Di ba, napakalaking tulong niyan kung talagang may papasok mo ng maayos yan sa buwis po ng ating bansa, di ba? Yes, oo. At sinasabi rin dito, Kuya Mel, ni General Guillermo Eliazar, itong mga smuggler ng sigarilyo ay parang mga anay na sumisira sa ating lokal na industriya ng tabako. At dapat na ay mas higpitan ang implementasyon ng tobacco tax law o batas sa tabako para masigurong mahuhuli ang sinumang magtatangkang magpasok ng mga kontrabandong ito. At hindi nadadala ang mga smuggler na ito dahil akala nila walang makakahuli sa kanila. Pero kung mas palalakasin natin ang implementasyon ng ating mga batas, tinitiyak ko na mauubos o mauubos iyang mga nagpupuslit ng sigarilyo dito sa ating bansa. At sinasabi nga dito, ayon sa Bureau of Customs, ang gobyerno ay nalugi ng 2.9 billion pesos na excise revenues dahil sa smuggling ng sigarilyo mula 2019 hanggang January 2022. Kuya Mel. Sipin mo ang laki nun, Kuya Koy. Di ba? Tatlong bilyon. Ang laking tulong nun. Kung binili mo ng bakuna yun, di kahit pa paano, di ba? Nakatulong na kung pumasok sa gobyerno natin yan. Yes. Alam mo talagang dapat lamang habulin yung mga yan. Yan po talagang dapat isang panukalang batas o isang batas ang magpapaikting na higpit ang palalo, di ba? Bantayan, magkaroon ng sariling enforcement, di ba? Para sa manghuhuli ng mga ganyang klaseng smuggler. Balita ko nga, Kuya Mel, meron ng ambusan o hagisan ng granada . Minsan ang ating nababalitaan. Ano kaya yun? Ito ba ay pahiwatig ng paglilinis sa sindikato dyan sa Bureau of Customs? O ito ba ay pahiwatig ng mga sindikato yan sa BOC ay hindi nagkakaintindihan sa partihan ng kanilang modus operandi dyan? O baka Kuya Mel, bago. Baka mayroon bagong papasok, Kuya Koy. Ano ang masasabi mo ron, Kuya Mel? Alam mo naman yan, Kuya Koy. Pagka ganyan, maaring mayroon lang gustong magpakilala, kaya mayroon naghahagis ng bomba. Oo. May mga ganyan lang yan. O baka mayroon lang gustong palitan. Alam mo, baka hindi nagkakaayusan ng partihan dahil nagkakaambusan na rin. Dekada-dekada na nagkakaingitan pa, pero pare-pareho nang kumikita. Oo, pare-pareho nang kumikita, pero minsan pag hindi sapat pa sa kanila ang ang partihan at nagkakabukulan, diyan minsan maari yang nangyayari nga sunod-sunod na ambus diyan, sana nga ay paglilinis. At ito ay sinasabing yan ay hindi tayo pabor dyan sa nagiging ambusan na yan sa BOC. But hopefully, ang mawala sana dyan ating hinihiling yung talagang mga buhaya sa customs. Kung bakit meron mga ganon, alam mo, masama man pakinggan, ano, pangit man sabihin. Baka meron naman kasing mga naaabuso na rin kung bakit ta nagkakaroon ng ganyang klase. Walang kinalaman po yun doon. Walang ano, pinagkaiba po yun doon sa may war on drugs nung una, di ba? Nung sinimula. Baka mamaya meron mga abusado na rin na talagang medyo nililinis po at binibigyan ng dala o takot yung ilang mga abusado na dyan po sa may custom kung bakit may mga ganyang klaseng pangyayari na. Di ba? Hindi natin may aalis yun, Kuya Koy. Kuya Koy, medyo nawala ata. Nawala ka sa ere. Well, lahat, yun na nga po. Habang inantay natin bumalik si Kuya Koy, hindi ko lamang malaman kung ilang minuto na lamang ang aming nalalabing. Diyan po sa MPL po ng DWBL 1242 kHz na po. Kami po'y napapakinggan
sa inyong talapitan, 1242 DWBL, at ang DWBL po ay kasabi po ng KBP, ang kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po ang inyong nakasama, si Mel Jota po at syempre si Kuya Koy Laura, no po, ang napakinggan po ninyo sa kanyang patrol ng bayan din po, no? At ilang minuto na lamang bago kami tuluyang magpaalam, ilang minuto na lamang aman bago magalas sa iba kasi oras sa amin dito. tatlong minuto o dalawang minuto ha, bago po kami tuloy magpaalam. At si Kuya Koy, hindi na ata makakabalik, no? Kami po yung unang-unang humingi ng pasensya dahil medyo na-delay po ang aming pag-broadcast. At sa ngalan po ni Kuya Koy Laura, no po, ako na po siguro yung mag-i-extra sa kanya sapagkat naputol. Hindi ko lamang po alam kung anong nangyari sa kanyang technical side. At sa ngalan pa rin po ng aspirant senator, Senator Guillermo Ilyasar, no po, at sa bumubuo po ng programang ito ng Patrol ng Bayan with Senator Guillermo Ilyasar, siyempre, ako pa rin po ang inyong lingkod, si Mel Jota. Magkarinigan po ulit tayo bukas po, no, alas, hindi ba lang kami, no, ang makakasama po ninyo si Kuya Ron, si Ron Lozano, kung di po ko nagkakamali. TTH po siya ang makakasama po ninyo. MWF naman po ang inyong lingkod, no? Ah, yun, oh, si yun. Yun, yes. Yes, Kuya Mel. Meron pa tayong apat na minuto nga nalalabi. Kulang nga apat na minuto na nalalabi, Kuya Mel. At yun nga, ang sinasabi natin kanina ay pagsamasamahan natin si General Guillermo Ilyasar na tulungan upang ito nga ating ilang ahensya ng gobyerno, lalo na yung mga talamak, ang korupsyon ay malinis at mawala o maubos ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yon. Number one yan eh, Kuya Koy. Magkaroon tayo ng isa pang kakampi na po pagdating sa may pagpapatupad o pagpapasa ng mga batas na karapat dapat po para sa mga nakararami. No? Para sa mga nakararaming Pilipino. Yes, okay. Kuya Mel. Bago yan, meron na lang tayong kulang tatlong minuto nga nalalabi. Ay siguro babalik na lang tayong dalawa uli sa araw ng Biyernes at muling magkasama. Oo, at Lunes. Tatlong minuto, Kuya Koy, no? Sa akin kasi dito advance ako ng isang araw at sa aking oras. Kaya pasensya ka na, medyo hindi ko umpisado yung oras sa may istasyon ng DWBL. Una na ako magpapaalam sa iyo, Kuya Koy, sapagkat alam ko meron ka pang isang extra gagawin na mas maganda pa at syempre yung pagpapakilala pa rin ng ating aspirant senator. No? Friday yes. Po, makarinigan po ulit tayo. Alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, si Mel Jota po. Maraming salamat po sa inyong pagantabay. Yes, oo. At ako naman si Koy Laura. Maraming salamat, DWBL. At si kay Kuya Chris at Ma'am Elsa Dioneda. At sa ating technical side na nakantabay sa atin, maraming salamat po. At bago tayo magpaalam, ay may iiwanan tayong ilang video ng pagpapakilala pa rin sa ating kaibigang si General Guillermo Ilyasar. Yes, Kuya Mel, bye-bye! Bye-bye! Ingat! Ikaw ang ako sa iisa lamang, ikaw ang ako para sa inyong bayan. Love ako, love ako, love ako. Ay do! Kung sa iyong lumay hindi sigurado, ang malaga tayo hindi sumuko. Sa pagtumpay ng tungkulin, sa pagsulong lang at hindahin, mga kong mananatiling maglaan, kahit ang puso sa lano ay pihan. Inshallah, you will be going to me, inshallah.
tanda nito sa panota. Pet, Padilla, Eleazar, and Tulfo. Okay tayo dyan. Kami po ang papalit at susunod at gagawin ang mga sinimulan ng ating mga minamahal na mga senador. Ako po ay si General Guillermo Eleazar. Inaalay sa inyo ang serbisyo na ang pinagagalingan ay commitment, dedication, at para sa taong bayan. Kaya nga po, hayaan nyo na ang aking servisyo na nakaraang panahon ang aking maging puhunan upang ipaglaban ko ang mga laban nyo sa araw-araw ng buhay. Rin pag-agapi, kahit mahirap ay hindi ang labi. Ay maaari para sa kaligtasan hindi mawawali. Ang sigurado, kayang kayo kung ikaw ang tago. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KB.